Hey, good morning. Work na naman. So, katatapos lang maglinog. Lindol pala, lindol. Lindol. So, prepare mo na tayo. So, doon na lang siguro ako maliligo sa ilang bahay. Kita ka sa belt there. Masyado makalat dito sa room ko. Babalik ako dito. Magre-rearrange. Ay, hindi. Maglilinis lang tayo. Tapos, tatapusin natin yung mga dokumentong dapat natin tapusin. Lakas yung linog ah, lindol. Mababot ng 6.8. So ginising kami. So yun. Dami tayong tatapusin ngayong araw. Marami tayong gagawin ngayong araw. As always. Yeah, as always. Phone ko, yung wallet ko. Sino ba yung wallet ko? Gloves. Grabe, ilang ulit na yung nangyari yung this year. This month? Mga ilang ulit yung lindol ha. Tsaka medyo matagal din siya matapos. Yung lindol niya, yung klaseng lindol niya, hindi ganyan. Yung parang dinuduyan ka. Yung lindol na parang nahihilo, nakakahilo. Sa malakas sa Davao, malakas sa Davao. Dito, ito yung pangana sa 4 something lang yata yun. Pero malakas-lakas din yun. Kasi madami pa tayong gawin. Tsaka nagugutom na ako. Another day, another job. So yun nga mga lads, may dadaanan muna tayo saglit doon sa subdivision, then proceed tayo sa main objective natin. So nandito na nga tayo mga lads. So sabay na lang tayo uwi. Kakain muna ako, then balik tayo sa bahay. Nakaibuhaton sa computer. So, nakakatakot yung kanina, yung lindol kanina. Oh, manto. Itong duplot, buhay na malungon cold. Manto siya. Malungon? Cold. Na, bagong nakita dog the fault line. Sayen, let's go, Sayen. So, siguro ako na lang isa uuwi mamaya. Kasi may dadaanan pa si Angel. So, siya na lang, magkocommute na lang siya mga lods. So, gusto ko pa sanang maligo kasi hindi ako nakapaglala ng brief. Tsaka wala nga pala akong brief. Gamit ko na lahat. Ay wala man. Na ako'y isa nga brief bilindery. Pero dili na ako makita. Gipangita na ako itong isa kaadlaw. Pero ako boxer. Hindi naman ito boxer. Short naman ito. So kakain muna ako. Din balik ako dun sa bahay. Kasi nakakutom na. Kaka walang walang pasok. Uwian. So lahat ng mga estudyante sa mall diretso. Ayan mga estudyante oh. Kasi nga walang pasok. So, ayan, pag-uusapan natin ang mga lindol maya. Nasa po, malungon po? Mabot, I don't know. Kumoto siya na po. So, uwi muna tayo. 3 hours later. Hey, mga madlang peoples natin dyan. So, kakagising ko lang. Time check is already 2:57 na po. So, susunduin pa natin si commander doon sa kabilang bahay. Prepare lang ako kasi re-record ako ng road doon tayo dadaan sa mamaya pagkabalik natin sa J Mall. Titingnan natin yung status doon mga lods. Okay, so ayan ang mga lods. Yan yung natin para sa road natin. Lagay lang natin dito. So let's go na. Labasa tayo. Jel, akas ako Jel. Another day to ride. Let's go. Tok pa ako mga lods. Sarap pang matulog. Kasi anong oras na ako nakagising, nakatulog kanina. Mga around, nasa 2:30 AM. So, kailangan ko talagang matulog sa hapon para makabawi ako sa enerhiyang nawala sa akin. Tuloy muna natin si Commander, then proceed tayo sa front sa Gaisano kasi parang dun yung talagang napakalaki yung impact niya. So kukuha tayo ng picture dun, then pakita natin sa inyo. Hindi nila maganda yung ngayon, yung panahon ngayon, hindi umuulan. Ganito yung gusto ko, walang ulan. Ito pa rin nadala yung tripod. Dapat ganitong oras na lang ako parating bababa. Para anong oras ba ito? 2 AM? Masyadong maulap. Pero minsan pag 2 PM. 2 PM.
mainit pa rin ngayon lang to ganito kasi may I think may LPA. Unang pasok ngayon lahat ng estudyante, lahat ng paaralan dahil sa ano kanina sa Lindol na umabot ng 4 point something, then sa Davao parang 6 point something. So after that nag-declare agad na walang pasok. So pinauwi lahat na ang estudyante. Mall natin, yung TCC Mall of Gensan, pinauwi din lahat ng empleyado. Kasi mag-inspect pa yan sila kung baka may mga posibleng nag-crack sa building na baka ikakadisgrasya pa ng marami. Ang SM, I'm not totally sure kung open sila. Malalaman natin yan maya-maya. Pero I think parang open sila. Malakas yung Lindol kanina. Natutulog pa kami noon around 8 a.m. Tapos bigla parang dinuyan kami. Dito tayo dadaan kasi naka-short lang ako. Doon baka pag-prepan tayo ng traffic enforcer. Nako, di yan pwede. Dapat naka-long pants ka. Yung sa kasamahan ko naman, sa pinsan ng commander ko na si Joy, hindi nila namalayan na lumilinog. Nagtaka na lang siya na sumisigaw na yung tao sa itaas ng building. Yun pala Lindol kasi nakasakay sila sa tricycle. So parang hindi masyadong mararamdaman yung Lindol kapag nakasakay ka sa tricycle. So huli na lang na nasabi ng tricycle driver na lumilindol. So yun, pati yun, malayo pa naman from Lagao, yung paralan nila from Lagao to Uhao, kasi sa MSU yung nag-aaral. Tapos pagdating niya sa MSU, cleared na walang pasok. So sayang din. Layo-layo din yung nilakbay. Wow! Ganda ng tingnan mo yung tambutso ng mga lodge. Ayan nasa likod. Hindi sa ilalim, dyan umuusok. Yan parang di bomba na tambutso. Merong rescue dito ano to? May ba? Yan yung butas. Bakit dyan yan nilagay? Masyadong mainit yan. Masyadong mainit yan. Ganda. Walang yun, anong sports bike yan. So talaga yung mga naka two wheels na mga driver. Nakakakita ng chicks tumitingin talaga. Wala tayong magawa. Meron tayong dalawang mata kung saan binigay ng ating Panginoon para makakita. So, hindi din natin yan alam o kagustuhan na dadaan sila sa dinadaanan mo. O syempre, makikita mo talaga. Lalong-lalo na yung mga babae na maiksi yung damit. Mga babae na talagang makikita mo na yung mga parting na dapat na hindi mo makikita kasi normal na lang yun sa kanila. Kaya kung sensitibo ka, talagang magre-react ka sa kanila. Tulad nga kay Shu, kilala mo si Shu, isang artista, nakalimutan yung apelyedo, na hindi talaga yan siya nag-bra-bra. Lahat ng mga videos niya, mga vlog niya, makikita mo talaga yung dalawang tuldok sa chest niya. Kasi ayaw niyang magbra. Kasi parang naiinitan or something, parang nahihirapan siya na ayaw, parang hindi niya, wala siyang freedom, parang ganun. Parang nakagapo siya. Ganun din yun sa tao. Pero yung ibang mga tao na talagang sensitibo sa mga ganyan, pagre-react talaga. So, wala kang magawa. Ganun silang tao. Ganun yung nila. Ganun yung lifestyle nila. Kung ikaw, kung tumingin, kung sumong tumingin, edi tingnan mo, tumingin ka. Pero kung ayaw mo, ayaw, wag mo na lang tingnan, wag mo na lang sabihan ng masasamang salita. Kasi hindi mo naman hawak buhay nila. Sila yung humahawak sa buhay nila, sila yung nakakaalam sa buhay nila. Kaya wag na mag-bash. O kung pa yung iniisip, iisip mo mga ilang lalaki na kaya yung nakaano sa kanya, o ganyan, ganyan. Ganun tayo eh. Pag nakita natin yung babaeng kulang na lang, huhubad na lang sa public kung ano-ano na yung iniisip natin. Ganyan yung lifestyle nila. Katulad yung ina-issue sa Boracay, di ba? Kasi Pinay yun na, I think it's Pinay na
hindi taga dito. So lumaki doon sa ibang bansa. So doon sa kanila, pinaglakihan niya, ano, masyadong liberated. So dito na tayo mga lods. Sarado ang PCC, kaya hindi traffic ngayon. Oh, pati Peransa, damay. Pati yung LYR, damay. Daming mga malalaking establishmentong sarado. Kasi sunod-sunod na lindol yung ano eh, noong nangyari dito eh. Robinson, open. Meron pala second floor dito. Ito, second floor to. Oh. Yan lang yung may second floor sa department store. Ayan, dito na tayo. Kung bago ka pa lang dito, welcome sa ating channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at bell button para malaman ng mga bagong update sa ating channel. And again, ako si Migo dito sa Migo TV saying, have a wonderful day!